Alam nyo ba na sikat ang talong ngayon sa social media? So dahil sikat ang talong, pag-usapan natin ang mahalagang naidudulot ng talong sa ating katawan. Narito ang 10 benepisyo na makukuha natin sa pagkain ng talong. Ayon sa siyensa o sa pagsasaliksik, ang unang benepisyo ng talong sa ating katawan ay ito ay may taglay na mababang calories at carbohydrates, kaya ito ay mainam sa mga taong may sakit na diabetes. Pangalawa, ito ay mayaman sa fiber kaya tayo ay hindi mahihirapan sa ating pagdumi. Ang pangatlong benepisyo ng talong ay ito ay may antioxidants. Kapag ang isang prutas o gulay ay may antioxidants, ito ay nakakatulong sa ating katawan upang malabanan ang mga malulubhang sakit. Magpapababa daw ito ng blood pressure dahil sa taglay nitong potassium at saka magnesium. Ito rin daw ay nakakapagpababa ng ating cholesterol at nakakapagpabuti ng ating brain function. Ang gulay daw pong talong o eggplant ay nakapagpapabuti ng ating skin health. So ang ating skin ang siyang unang nagpoprotekta sa ating katawan upang maiwasan ang mga infection at mga injury. So kung kakain tayo ng mga prutas o mga gulay na mayaman sa collagen at vitamin C, ay napoprotektahan ito ang ating katawan laban sa mga sakit. Ang talong daw po ay mayroong vitamins na A, C, and E, kaya ito ay nakakapagpabuti ng ating eye health. Sa mga benepisyo ng talong sa ating katawan, ang talong din po ay isang sangkap na lutuin ng mga Pilipino na kung saan maraming putahe ang pwede nating gawin sa talong. Ang unang lutuin na pwedeng gawin natin sa talong ay ang tortang talong. Ang tortang talong ay isang lutuin o simpleng lutuin ng mga Pilipino na kung saan ang talong ay hinahaluan ng harina at saka itlog at saka ipiniprito sa mantika. Pangalawang pwedeng gawin sa talong ay ihalo ito o lutuin bilang pinakbet. Ang pinakbet po ay pinaghalo-halong mga gulay katulad ng ampalaya, kalabasa, talong, sitaw at iba pa. Pwede rin daw po itong gawing adobo. Ito ay isang panibagong version kung paano niluluto ang talong na imbes na ang iluluto ay manok o karneng baboy, talong na lang ang ginagawang adobo. So ang tawag doon ay adobong talong. Pwede rin natin itong lutuin sa pamagitan ng ginataan. So nilalagyan natin ito ng coconut milk at saka iba pang mga sangkap. O, sa mga hindi paborito ang talong o eggplant, gawin nyo na ngayon itong paborito. So ito ay isang halaman o gulay na versatile sapagkat bukod sa benepisyo nito na naidudulot sa kalusugan ng ating katawan, iba't iba rin ang pwede nating gawin sa talong na pagkain. Napakadali lang pong gawin at madaling ihain sa ating mga mesa para sa ating pamilya. Thank you for watching and have a great day. Bye!